Vizcaya, napakagandang probinsya. Si Ruth Padilla ang gobernador ng probinsya. Noong Agosto 2013, pinagtibay ng Kapitolyo ang 21.7 milyon pesos na budget para sa bagong sasakyan, gadgets at office supplies para sa mga board member ng probinsya. This province will now come to order. What is the pleasure of the floor leaders? Well, ang purchase ng mga vehicles for the board members ay matagal na naming pinapanong gawin. Dahil sa ang mga sasakyan ng mga board members namin ay talaga namang napakaluma na and very expensive to maintain. Kukunin daw ang pera sa higit 800 million pesos na natipid ng Kapitolyo ng taong iyon. Ayon kay Vice Governor Galima Jr., huhusay raw ang kanilang pagpanday ng mga batas kapag nabigyan sila ng mga gamit na kanilang kailangan. Ito ang ipinabibili nila sa ilalim ng Supplemental Annual Investment Plan 2013. 13 SUV, 14 na laptop na may kasamang printer, 14 na pocket wifi, 3 LCD projector with widescreen, 15 upuan para sa session hall, 1 hot and cold water dispenser, 1 coffee maker, 1 microwave oven, 1 executive table, 14 na set ng kurtina para sa opisina ng board member at sa function room, 1 set ng kurtina para sa session hall, 14 na cellphone, 14 na tablet, 14 na camera, 14 na power bank charger, at mga libro o reference materials. Kapalit daw nito ay ang pag-aksyon nila sa 350 ordinansa at resolusyon at ang pagsasagawa ng 40 sa publiko. With the legal committee as the committee, it is so support. Katunayan eh, yung appropriation na yun galing sa Committee on Appropriations. And then they sponsored that in the plenary session of the Sanggol ng Panlalawigan. Eh ako eh, presiding officer na ako. So they passed that supplemental budget. But it does not mean to say that when we approve that in the plenary session, that all amount appropriated will be used. Dati na po akong Appropriation Ordinance Chairman ng Sanggunian Panlalawigan since 2007. So I'm well aware na meron po tayong mga appropriation ordinances for concreting of roads, opening of roads. Yan. But na-experience po namin na meron pong mga areas in Nueva Vizcaya na hindi talaga kayang i-reach out. Ayon sa mga eksperto, luho ang ganitong klase ng gastos. Hindi kailangan yung mamahaling sasakyan or naiisa-isa bawat isang politiko para manilbihan. No? Kung handaan nilang ma-experience kung ano yung dinadaanan ng kanilang constituencies para makapunta sila sa bahay, makabalik sa bahay, makapunta sa palengke, sa eskwelahan. Tapos nasasabihin nila, kailangan nila ng mga SUV para marating yung araw-araw na dinadaanan ng mga constituencies nila. So anong klaseng pakikiisa at paglilingkod yon dun sa kanilang mga constituencies? Sa tingin ko naman ay regular naman yung presyo. At saka isa pa, sa tingin ko, hindi ang sasakyan ay hindi na luho ngayon, hindi na luxury. It is now necessary for the discharge of the function of the board members. 13 million pesos daw kasi ang gastos sa repair at maintenance ng mga lumang sasakyan ng Sanggunian taon-taon simula noong 2004. Dahil sa kailangan naman ng board members ang vehicle nila para makapunta sa kanilang mga constituents, kailangan mobile sila
at may sasakyang lagi at they are kampante sa pagpunta nila ron na hindi masisira ang kanilang sasakyan. So, under the law, the biggest business is the provincial government. Diba? Provincial government, biggest business. Public corporation yan. In other words, we are the managers. Paano ngayon yung mga managers? Maglalakad kami. Kaya lang, ayon sa source ng isang pahayagan sa probinsya, mamahali ng mga sasakyang gusto ng mga board member tulad ng Toyota Fortuner, Nissan Navara, Mitsubishi Montero at Isuzu D-Max. Sa tingin ko, ang end user ay dapat magkaroon din ng leeway to choose what kind of vehicle he wants. So long as the same is within the capacity of the province to purchase and so long as it will serve the purpose for which the vehicle is being purchased. Alin doon ang uunahin mo para sabihin mo makakasilbi ka? Yan ang magsasabi kung anong klaseng public servant ka. Uunahin mo ba yung pangangailangan mo o uunahin mo yung kagyat na pangangailangan ng mga taong sinisilbihan mo? Ipinagbabawal sa gobyerno ang pamimili ng tatak ng sasakyan. Pero SUVs daw ang kailangan talaga ng board members ng Nueva Vizcaya. Ang province ng Nueva Vizcaya ay bulubundukin. Katunayan if you go left or right side towards the other parts of the province, all are mountainous at saka talaga namang rugged ang terrain.